Dior. Hi guys, welcome back to my channel. So, for today, i-share ko sa inyo yung experience namin mag-ina kung paano ako nag-prepared or paano namin pinipare yung mga kailangan namin for our flight. Ang flight namin is from Manila to LA, sa LAX, yan, sa Los Angeles. So, ang dami kasi nagtatanong sa akin. So, alam ko na medyo matagal na since dumating kami. So, dumating kami ng LA is May 11, 2021. Ayan. So, mga prepare ko ng mga papers is make sure na yung mga naipasa nyo or yung mga binigay nyo yung interview nyo is idadali nyo pa rin, i-handcarry nyo lang yun. But ang pinaka-importante sa lahat is dapat meron kayong, first of all, i-prepare nyo, ito sa handcarry nyo, passport with visa. Siyempre, hindi ka naman makakalis na hindi ka mapapasukin sa airport kung hindi ka makapag-check na wala kang passport. So, yung passport na may US visa, it depends kung ano yung category nyo. Category pala na yung mag-ina is IR1 and IR2. So, sa mga ibang category, I think may mga iba pang requirements para sa flight. So, sa amin is IR1 and IR2. So, yun ang dala namin, yung visa ticket, of course, your plane ticket. And then, temporary CFO certificate, dalawa, tig-isa namin mag-ina. So, kahit bata yan, kailangan nyo pa rin kuhanan ng CFO certificate. And then, negative swab test, mga within 3 days ng flight nyo. So, 72 hours before your flight. So, nagpa-swab test kami sa PAL. Yung diagnostic na associated with PAL. So, sa PAL Learning Center kami nagpa-swab test. Yun nga, ang flight namin is Tuesday. So, nagpa-swab test kami ng Sunday morning. Ayan. So, sa swab test naman nila, madali lang naman siya makuha. Within 24 hours, makukuha na siya. So, not necessarily na makukuha mo yung original copy. Kasi i-email naman nila sa inyo. So, ako hindi ko na kinuha yung original copy. Ang i-print ko na lang is yung email na galing sa PAL. And yun, sa diagnostic center ng PAL. And kailangan nyo din yung form na fill upan nyo or ni-register nyo sa PAL PPHD form. Yun yung passenger profile health declaration nyo. So, kahit sa bata meron din yun. So, kailangan 5 days before your flight, makapag-register kayo sa PAL para makuha nyo yung barcode. So, may code yun. And then, Bureau of Immigration declaration form, tsaka attestation form. So, yun, either pwede mong i-print out or may binibigay din naman sa airport before mag-check-in. So, habang nakatila kayo sa check-in, yan, nagbibigay sila ng form. So, pwede nyo fill up on that. And of course, kailangan nyo din mag-download ng Trace application. So, gumawa kayo ng account nyo sa Trace app. Actually, ako gumawa ako nun, pero parang hindi naman siya nagamit. But, nire-require daw nila yun. Yun ang nakalagay. And sa PAL pala, upon registration dun sa PPHD form, pag nakaregister na kayo, pag successfully registration nyo, mag-email sila sa inyo ng papakita naman doon kung ano yung mga requirements for the flight. Kasi iba-iba yung mga requirements per destination. Especially ngayong may pandemic. Nung umalis kami is moderate ECQ nung nag-flight kami. So, thank God hindi na-cancel yung flight namin. Ayan. Pero ngayon ata, ECQ again sa Manila. So, ayan. So, yun yung mga kailangan nyo i-prepare. And sa mga papasok, especially sa Los Angeles, kailangan nyo mag-register sa LA Travelers com something. Basta sa yung LA Travelers form nila, kailangan nyo makapag-register doon before entering Los Angeles. Kasi kapag sabi din sa airport, if hindi kayo nakapag-register doon, pagdating nyo ng Los Angeles is you would be fined $500. So, biruin nyo yung $500. So, it's a big thing. So, kailangan make sure makapag-register kayo sa Los Angeles Travelers organization something. So, yan. And dahil may bata akong kasama, so, ang tips din na mabibigay ko sa may mga kasamang bata, especially long hours of travel. So, kami is 12, it took us 12 hours yung sa flight namin. So, dapat magdala kayo ng laruan ng bata. Yung favorite niyang laruan or gumawa kayo ng, magdala kayo ng pagkain din. Pagkain ng bata. Ayan, kasi minsan yung mga bata, maano sila, kailangan meron nagkukot ng attention nila lagi. So, kapag na-board sila, paglaruin nyo sila, papanoorin nyo sila, magdala kayo ng phone nyo, yung tablet nyo, ganyan. So, yung anak ko, dun sa 12 hours na yun, 4 hours lang siya matulog. More on, yan, laro and nanonood siya. So, sa airplane naman, meron namang TV screen doon na maliit sa harap ng upuan nyo. So, yun lang guys, sa mga may gusto na malaman or sa mga nagtatanong, ewan ko lang ngayon if the same pa din nung umalis kami since ECQ din naman noon. So, yun po yung mga requirements sa flight. Yun ang mga pinipare ko. Pero more on, dapat ang laging nakalabas is yung sa swab test. Yung swab test result. So, yun talaga. Your passport and swab test result. Yun ang laging nilang chine-check. And of course, your plane ticket. And upon check-in, prepare your baggages kasi pinapa-open po nila yung mga baggage na for check-in.
nasa 110 kilometers per hour yan. Babagal pa tayo, pinaglalagpasan nila tayo. Bilis lang sasakyan dito. Pagdating pala namin sa airport ng Los Angeles, i-share ko lang sa may, kasi kami wala na kaming dalawang packet kasi nga online na lahat, so paperless na. And then yung immigration officer na nagasikaso sa amin, parang hindi pa siya familiar sa paperless dinala niya kami, after ng picture and fingerprint, dinala niya kami sa isang room. Nakalimutan ko na, basta part of immigration pa din yun. Akala ko hindi ako makakalabas ng airport, kinabahan ako. Yun pala, dinouble check lang nila if saan ako mag-stay, saan kami didiretso, saan mag-stay, and kung same ad, kung yung address ba ni-register mo is doon nila ipapadala yung green card and social security number mo. So yun lang naman guys, be safe. And sa pag-travel pala namin, sa full travel namin, naka-mask on lagi and face shield sa loob ng aeroplano. So yung anak ko, since may irita siya sa face shield and sa mask, nasa loob na kami, so may mga times na tinatanggal niya yun. So ayan, pero for sa mga, syempre sa mga bata hindi mo maiwasan yun, but for adults kailangan yan, be safe, mag-mask kayo lagi, and yun nga, wear your face shield. So yun lang guys, thank you for watching our video. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, please like and click the subscribe button para sa mga susunod ko pang videos. Bye! Tell me what to do.